Matapos nga ng big time error neto ni Reeves, ni Westbrook at ni Patrick Beverly na nagresulta nga ng pagkatalo dito nga sa Los Angeles Lakers, ay ito nga ang sinabi ni LeBron James patungkol dyan. Pero bago natin yan pag-usapan, si Coach Ham muna at ang kanyang payag tungkol sa labang ito. Naiinis nga daw siya mga idol sa kanilang pagkatalo ngayong araw laban sa Hornets dahil ang kanilang nga daw loss na ito ay tinatawag niyang self-inflicted wounds. Ibig sabihin ng Lakers ang nagpatalo sa kanilang sarili dahil sa kanilang maraming turnovers at bad defense all throughout the game. Rebounding nga daw, pati easy paid points ang inalaw ng Lakers kaya naman natalo sila. Hinighlight nga rin ni Coach Ham na kaya naman daw nilang limitahan ang kanilang 17 turnovers pati na rin ang kanilang 62 pain points na ginawa daw ng Hornets sa labang ito. Kaya naman daw talagang nagiinit ng kanyang ulo dahil sa mga ganitong klaseng pagkakamali ng kanyang team dahil may chance na sila sanang manalo. Kailangan nga daw nilang i-maintain all throughout the game ang kanilang competitiveness. Huwag hayaan na makapag-offensive rebound itong kanilang mga kalaban. Keep their turnovers very low daw at maglaro ng organized basketball. So dito nga mga idol, sa payag ni Coach Ham ay alam natin na ito ang epekto ng pagkawala ni Anthony Davis. Offensive rebounding sa kabilang team at pati na rin easy paid points. At eto na nga mga idol ang sinabi ni LeBron James sa kanilang pagkatalo. Hindi naman daw lang down the stretch ang mga pagkakamali nila kasama yung kay Pat Bev. Buong game nga daw ay hindi na maganda ang kanilang paglalaro. Sila nga daw ay may 17 turnovers na nagresulta sa 32 points na itong Charlotte Hornets. Okay lang naman daw yung ibang mga turnovers nila dahil talagang maganda yung depensa ng ginawa ng Hornets sa kanila. Pero yung mga unforced at pati na rin careless turnovers na nagresulta nga sa easy pain points sa kalaban nila ay dapat daw nilang limitahan. Tapos yung depensa nga raw daw nila ay hindi maganda dahil hinayaan nila na magkaroon ng 29 fast break points itong sila LaMelo Ball. Hindi nga rin daw present yung kanilang transition defense ngayong araw at hindi nga rin daw maayos ang kanilang communication na nagresulta nga sa mga player na naiiwan na open. Pati na nga rin daw ang kanilang rebounding ay hindi maayos sa labang ito. Dagdag pa ni LeBron James na hindi nga daw malaki ang kanilang room for error. Hindi na nga daw sila dapat nagkakamali sa mga ganitong bagay na kaya naman nilang maiwasan. At ang dapat nga daw nilang gawin as a team ay makontrol ang mga bagay na kaya nilang kontrolin. Maganda na nga daw yung kanilang ginawa matapos ng kanilang 16-point comeback na natili daw silang nakikipaglaban at hindi sumusuko dito sa Hornets. Pero dapat daw i-maintain nila yon all throughout the game. Natatapos nga lang daw ang laban kapag tapos na ang buzzer. All zeros na nga daw yung nasa shot clock. So in short nga mga idol, hindi sinisisi ni LeBron James ang sino pa mang Lakers player sa kanilang pagkatalo. Ang sinisisi niya mga idol ay yung effort nila as a team. Yung buong team ng Lakers ang kanyang sinisisi kasama na nga siya. Dahil nga daw sa kanilang turnovers, bad defense at hindi pagpoprotect sa paint. So yan nga ang magandang makita for sure mula nga sa leader ng iyong team. Kahit nagkamali nga ang isang player talaga nga na nagresulta nga sa pagkatalo ng isang team, ay hindi nga tinotrow under the bus, hindi nga iniiwan sa ere, talagang kasama pa nga rin as a team. Sigurado nga yan mga idol, for sure itong si LeBron James ay frustrated sa mga careless turnovers ng kanyang mga teammates. Pero mas pinipili na nga lang ni LeBron na magpakalider dahil hindi nga maganda kapag sinisisi mo ang iyong teammates.